Lagi natin sa vlog. Say hi. Lalagay ko sa vlog. Sa vlog. No. Sa vlog. Love you. Inis. Shad. So hi, and this afternoon break muna kahit mga 1 hour. I already ate my dinner na din. Tapos, bumili lang ako ng fries din dito sa labas sa amin. Tapos, after kong kainin yung fries, magi-green tea ako. So, ayun nga. Dati yung routine ko, pag ganitong oras nag-workout ako. But then, nasasagad kasi yung oras ko ngayon. After ko kanina mag-review, nag-practice questions ako. And, yun, okay naman yung mga results niya. But not all the topic is familiarized na ako. But then, the result is good. So, look at my face. It's so very fluffy na talaga. Like, literal na nag-gain ako ng weight. Dahil nga, ang routine ko na lang ngayon is like, mag-aaral, tapos, aral, afternoon, kain, upo. Ayan, habang nagre-read ko, kain ng kain. Kasi feeling ko, kapag hindi nag-work yung utak ko, parang gusto kong kumain ng something sweet. So, pag kumakain ako ng something sweet, parang dun ko na-feel na nag-work ang aking brain cells, ang aking mga neurons yan. So, minsan napapasobra na siya. So, ngayon, nagbalik ulit ako sa pag-inom ko ng tea and cream tea. So, para naman mabawas-bawasan yung aking kinain. But then, all I need talaga is workout. So, ayun, ubusin ko lang to and mabalik na ulit ako sa kwarto. So, yung kwarto ko. Diyan ako nagre-review. So, nandito ako sa sala namin. And, nandito ako sa tabi ng nasa tabi ako ng mirror, ng window. Para naman nakaka-smell ako ng fresh air. Kasi nakaka-suffocate din sa kwarto. Like, maghapon kang nag-aaral. And, yun, nandito ko lang sa loob ng kwarto. Hindi man ako nakahanginan. Hi guys, good evening. So 11 PM na dito and I'm craving for matcha. So before we start, before ako mag-prepare ng matcha, is papakita ko sa inyo itong hoodie ko. So di ba ang ganda niya? Look, it's so pretty, bagong good as new ha. So if you want this kind of quality and affordable hoodie, you can visit my boyfriend's shop, sa TikTok shop and sa FB page, which is the Classic Blaze Show. So, pinapromote ko na naman siya kasi syempre, for the support tayo. So, okay. This is, I'm going to do, gagawa ko ng midnight snack, but then a healthy version ng konti. Kasi hindi pa din healthy yung like mag-midnight snack pa. But then, yung gagawin ko ngayon is makonting calories lang. So, I have matcha powder and a So Good oat milk unsweetened. So this one is dito, ito yun na yung binili ko before even nung ako ay like nag-workout pa kasi sobrang baba lang ng calories niya and hindi siya nakaka-pimple. Yun naman ang gusto ko dito. And yeah, I have here my glass and this one I bought this from Daiso and also this one. Okay, mag-prepare muna ako ngayon. Kasi while waiting to my boyfriend. So, kakatapos niya lang mag-TikTok live and I'm sure nagpapakpay ng mga orders. So, gagawa na ako ng aking pagkain kasi I'm so hungry. For sure na naman, aabutin na naman kami ng umaga ng mag-aral.
may pag-aalis na. Oh, nice. Ito. Ito. Ba. Ba. Good ka. Nagsuka ikaw, lagot. Shhh. Shhh. Sleep na ikaw. Sandra. Lagot. Joke lang. Peek-a-boo. Pulga. Preparing matcha, eh meron ako dong mga, meron akong, may pan dun. So, parang gusto kong mag-toast ng pan. Tapos yun nga, pair with matcha. But then, naisip ko, it's too much na because it's already 12 a.m. here. So, sobrang gabi na. And, I think na mabigat na sa chan yung ganong midnight snack. So, I don't have nuts kasi dito. Like, almond and cashews that dati meron ako. So, shout out kay Mamita. Baka naman, charot. Yun, ganun kasi yung mga midnight snacks before. Pero ngayon nga, na nagigain na tayo ng weight because of the, you know, too much midnight snacks. And yun, parang nililimitahan and then nidiscipline ko na din yung sarili ko sa mga foods na kinakain ko. So, for tonight, for this morning, I will have matcha while waiting to my boyfriend. Tapos kakatapos na lang mag pack. So imagine, nag-live siya ng 6 p.m. tapos natapos siya ng almost 11:30 p.m. Lolo, ang sipag, di ba? Ang sarap ng matcha ko mga guys.
comprehensive exam itong fresh milk. Kasi ginagamit ko pang matcha. Okay, I'll add more ice na lang din habang magbabasa ako ng ating reviewer. Alam niyo ba guys, yung routine ko lately is medyo nakakapagod kasi like matutulog ako ng late, gigising ako ng medyo late. Tapos pag yung routine ko is pagkakain ng breakfast, pasok sa kwarto, mag-aaral. Tapos after yun, maliligo, break, ganyan. Tapos mag-lunch lang, tapos aaral ulit. Tapos kapag hapon, nagtutulog ako ng kahit konti para may lakas ako ngayong paggabi nagre-review hanggang madaling araw. So, kanina hindi ako nakatulog. So, I hope na tumagal ako ngayon sa pag-aaral since hindi ako nakatulog. Sobrang nami-miss ko na yung lifestyle ko na nakakapag-workout, kapag afternoon, nakakapag-jog, pag morning. Pero kasi ngayon guys, kung gugustuhin kong mag-jogging like 2 to 3 a.m. ako nakakatulog lately, tapos mag-jogging pa ba ako ng 5 a.m. or 6 a.m. Parang ibabawi ko na lang ang tulog yung katawan ko. So, ayun nga. I hope na malagyan ko ulit ng time yung pag-workout. Kasi, aminado ako na pag nai-stress, like stress eating na literal, instead of eating good foods, I ate, you know, junk foods na it's not really good for my health. So, yeah, mag-11:30 p.m. na dito. And, ayan na nga, papasok na ng gymit ng aking bebe. Yan, sabay kaming mag-aaral ulit. Like, hanggang umaga na naman. Like, kasalubong na naman ng umagang nag-aaral palagi. So, meron tayo itong fresh milk. Yung oatmeal na pinakita ko sa inyo kanina. So, ayun lang, mag-aaral na ako, guys. Like, totoong mag-aaral na ako ulit. Bye! Guys, alam nyo ba? Habang ako dito, nag-review, meron nag-ano sa feed ko. Kaya pala merong announcement dun sa may fan page ng B2B na, dito sa Philippines sa Facebook. Parang nagka-countdown. Siyempre, inintay ko kung ano ba yun. Meron palang fan concert yung B2B dito. Alam nyo ba kung kailan? Ngayong April na. So, March na. Tapos, April na agad. So, expected na mag-ticket selling na siya. But then, ala, kinikilig ako ng sobra. Nag-aaral kami ni Katie dito kanina. Umaba siya eh. Pero, guys, look. Uy. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Pero, feeling ko kasi, feeling ko, papayagan ako eh. Pero, yun nga, wala akong pera. Guys, palangin niyo ako ng pera. Ang tagal na akong fan ng B2B. Siguro mga 6 years na. Since nung ano pa sila, buo pa sila. Ito talaga yung pinaka-natagal akong boy group. Kilig na kilig ako. Tandaan niyo naman yung ginagawa ko guys. O, habang nag-aaral, nanonood ako ng video nila. Tapos habang nag-aaral ako, nakangiti ako. Sabi ng boyfriend ko, aral muna daw, wag puro kilig. Uy, kinikilig talaga ako. Grabe. Akala ko, hindi na kasi ako ganun ka-fan. Like, unlike before sa mga K-pop, ganyan. Pero talaga yung ini-stan ko, B2B. So before, for the past few years, I'm a fan, but not very fan of it na kasi nga, hindi ko na sila ganun nasusubaybayan. But then, nung nalaman ko meron silang concert, sobrang hindi ko alam gagawin ko. Yung, parang umakyat lahat ng init ko sa katawan, tapos napunod dito sa cheeks ko, like, sobrang nag-init dahil sa kinikilig ako. Kinikilig talaga. Like,
Mabay, kulang. Wala akong pambili ng ticket.